Hello guys, hello, kumusta kayong lahat? So welcome back. So we have a job today, so ito yung repair natin. Wala siyang brand dito, bali malis yung customer natin, so kaya nabidyohan na natin itong ating repair ngayon. So ang problema nito ay may display, may power, pero hindi detected ang kanyang hard disk o any SATA cable na hard disk dito. Hindi siya detected. So, alamin natin kung anong problema, kung bakit siya hindi na-detect. So, kanina na-check natin siya. Dito yung ating customer. So, hindi natin nakuha na ng video. So, ngayon, ipakita ko naman sa inyo. So, before natin ipakita, so, mag-proceed muna tayo. First, visit ka muna tayo. Kailangan ko siya muna linisin kasi madumi rin siya eh. Bago tayo mag-proceed, laging gano'n. Check natin, linisin natin muna yung processor kasi madumi. Ayan. So, wala na pating ano, thermal paste pala to. So AMD to, mahina ito sa heat. Hindi, madaling masira ang processor kapag walang thermal paste. Ang mga AMD, hindi kagaya siya ng Intel. So play natin siya. Ito na yung memory. So, pwede lang natin ito. So, matagal na itong hindi nalilinis. So, pwede na muna natin. Tapos itong ganyang sink. Kabuk. Tayo ay nasa mid sa malikabok. Tanggalin lang natin yung mga dumi ng kanya para hindi masyado mag-init. Kalasin muna natin para malinis ng maayos. So, i-clean na lang natin para kahit hindi gumana o hindi, at least nalinis natin siya. Malinis yung ating trabaho. Ayan. So, talagang madumi siya. Kasi matagal na itong hindi nalilinis. Balik na natin. Okay. So, ito pa. So, madumi siya. So, ito parang ito yung nabasa eh. Lupa to ah. So, lupa. Pero may display pa siya kanina. So, AMD. Ito yung pinakaingatan magkamali. Marami ako nare-repair nito. Nababaluktot yung kanyang pin. So, yan. Iingatan natin. Huwag nyo nang ipipin brush yan. Baka mabaluktot. So, mayroon po yung marking. Yung dulo na yon na may malaki siyang marking. Yan. Mayroon yan dito. Marking sa bilang side na same. Kung triangle, triangle din. So, ang nire-refer natin ngayon ay MTech board. So, hindi ko siya kilala itong brand na to.
Mumurahin lang itong brand, nabili daw sa Facebook. So, from China. So, yan. Balik na natin yung processor. Siyempre, may marking yan sa ibaba. Huwag kalimutan, nag-iisang marking. Of course, may nag-iisa din yung marking dito na tamang paglalagay. So, ganyan yan. Hindi naman yan papasok. Huwag nang persahin. O hindi pumasok. Maglalagay niya na huwag pupwersahin. Dito pala sa kabila, guys. Ito pala yung marking. Ayan. Para siyang triangle dito. Triangle din yung marking. Yan ang susundin natin. So, hindi naman papasok eh. Yan. Saka siya pumasok. Ayan. Okay. So, lagyan natin yun ng thermal paste para dumikit ang kanyang heatsink. Ayan, muli, ito na naman, ituturo ko na naman yung basic na paglalagal ng thermal paste. So, huwag nyo pong palalanguyin. Marami pong tayong nare-repair na pinalalanguy sa thermal paste. Ang pamang paglalagay ay ganito lamang. Ayan. Maglagay ka lang dyan sa gitna ng isang patak. Ipot lang ng butiki, sapat na. Ayan. Sabi nga nila. Ayan. So, yung okay na yun, ganyan. Tapos, tornillo ko na lang ito. Ayan, lagyan na natin ang ating heatsink. Ayan, position natin ganyan. Ayan, okay. Sabit lang natin to, tapos idikit natin dito. Para hindi kumalat ang ating thermal paste. Ayan, kita nyo ba, guys? So, simple lang yung ating nire-repair. Inyong pakatandaan. Okay? Yeah. So, lagay natin ganyan. Tapos, ginagawa ko dito ay niikot. Ah, sa labid ko lang yun na ganyan. Para sakto lang. Dito. Sakto lang sa side. Online natin ilalagay. Isang memory lang ilalagay natin kasi tayo magte-testing lang. So, mahalaga naman ay mapagana muna natin. Huwag naman natin pagsabayin. Baka walang display. Pwede lalo pang naparami. Napatagal. Okay? Start. So, lagyan na natin ang power supply. So, 24 pin. Okay, hindi naman tayo magkakamali kasi may lock yan. Ayun. Ah, press nyo lang. Tapos siyempre, huwag kalimutan ang kanyang pito. May pito nakalagay. Pito. So yan. Pito. Yung 4 pin. Yan, power on natin. Na natin yung power. Okay. Ayun, nakakalimutan ang PGA cable. So, pakita ko sa inyo guys, may display ito. Ayan, na-plug na natin ang power. Saksak na yung power natin. Okay. So, dito, play natin dito. So, nasa lang ating power dito. Okay, umikot na. So, makikita nyo guys, may display yan. Dapat may display kasi may display yan kanina. Oops, mabit. Ayan guys, nag-display na siya. Saktan natin ng kanyang keyboard. Ayan, mapansin nyo, pumapasok naman siya. Problem, hindi na detect ang kanyang SATA power. So, at least, wala siyang nakakabit na SATA. Na, just kaya hindi siya na-detect. Siyempre, lalagyan natin siya ngayon. Okay? Lagyan muna natin, at least may display na siya. So, bunot muna natin ang power cord.
lagyan natin yun ng table. Okay, salpakan natin. Okay. Pang hard disk yung pang laptop yung hard disk na gagamitin natin. So, ito ay pantesting ko itong power supply. Itong isa na ito, cut na yung yellow. Yan, for safety pa sa mga 2.5 sa mga maliliit na hard disk yung pang laptop. So, salpak natin. Saksak na natin yung power. Okay. Plug. Plug na natin. Sundutin natin dito para sa power. Okay. Ikot na. So, punta tayo dito sa keyboard. Okay. Yan. MC-Tech. Pangalan. Ayan, nag-boot. Ah, wow. Detected na ang ating hard disk ngayon. So, ayan. May magandang kakalabasan. So, baka una lang. Baka nawawala pa rin. So, kanina kasi hindi siya detected. Yun ang issue niya. So, ngayon, dahil detected siya, ibabalik na natin siya eto, dun sa kanyang hard disk. Kasi may hard disk naman siya. Sana mag-work siya. Yan, kasi ito total ngayon, lumalabas na yung aking pang-testing na hard disk na ng laptop. So, ibig sabihin, dapat ito ay mag-work na dun sa kanyang sariling hard disk. Dito sa kanyang hard disk. Okay? So, sabit ko lang. Patayin na muna natin yan. Tapos na yung ating testing. So, ang naging issue lang siguro nito, possible issue, sa tingin ko, kaya hindi nadidetect yung hard disk natin is overheated ang kanyang processor. Ito, nag-overheat. Kaya yung SATA, dito, overheated din ito. Siyempre, nag-overheat yung buong board niya. Marahil, kaya hindi nag-output para sa kanyang SATA. Sa kanyang hard disk. Yan, SATA cable. So, wala siyang output. Hindi siya nagbibigay ng signal para dito. Yun ang isang reason kaya siya nag-overheat. Kasi madumi siya. Sobrang dumi. Ngayon, dahil na-cleaning na natin, kasi ang AMD po, kapag wala po siyang thermal phase between processor at saka heatsink, so yan ang kahinaan po ni AMD. Nasisira yung processor. Yan. Ngayon, dahil ano, nag-overheat siya, isang reason kung bakit hindi nadidetect yung kanyang SATA na hard disk. So far, ngayon detected siya, may lumabas siya. So, balik na natin. Balik ko na siya. Just wait for a while. Setup ko lang 'to. Okay? Ito muna. Okay. Isang memory lang muna itinatry ko para 100% na gumagana siya. So, madami ito ang aming casing. Ang kininis. Bali, itong ginagawa natin ay para sa inyong kalaman po. Ito po ay nagawa na ng customer natin. So, nagtanong daw siya, nag-test na siya ulit-ulit. No, minsan nade-detect, minsan hindi daw. So, yun yung sabi ng ating customer. Ayan. And so, dito, balik ko na lang siya dito. May nawawala lang na isa para dito. So, na ito pala siya. Nakakabit pa. Tanggalin ko muna. Okay, lagay ko lang guys. So, ayan na, itornilyo ko na siya. So, ikabit ko na lang yung mga peripheral device niya. Sa kanyang SATA. Ito na lang siya dito.
po natin. So, yung kanyang 4-pin. So, dalawa pala siya. Sa kabila. Ayan, ikabit na natin. Sa tapawan na lang para sa kanyang hotis. Nakakabit ko pa. Ito. Okay, ikabit na natin. Ito pa. Ating pag-testing. Ayan, ikabit na natin. So, ipa-plug ko na yung power. Ipa-plug na natin itong power. Bali, ikabit muna natin yung power switch. Ito na, diretso na. So, ito yung ating power switch. So, may meron naman naka-indicate na. So, yan. Isasalpak na lang natin siya. Okay. Isahin ko muna. Hindi naman kayo maglagay ng ano eh. Hindi kayo maliligaw pa naglagay nitong mga SD lead, LED light, LED reset. Hindi kayo maliligaw kasi mayroon nakalagay yan sa board kung saan nyo dapat isasaksak. So, hindi kayo maliligaw. Hindi kayo mahirapan. May nakasulat naman siya. May label siya sa board. Yan. Yung ganito, may label din ito. Kung saan nyo isasaksak. Kasi may nakalagay sa likod, audio. Ayan. So, sa audio nyo rin siya. Hindi naman kayo magkakabaliktad. Kasi hindi naman papasok pagbaliktad. Ganun din sa USB. 5 sa kabila, 4 sa kabila. Hindi yan papasok kung baliktad. Yan. Kaya, hindi kayo mahihirapan. Yan. Yung isa pala, hindi siya sa kabila. Gaya nandiyan, ayaw pumasok kanina. So, dito papasok siya dapat. Ayan, wait, pumasok. Kalawangin na yung casing. Pero no choice. Ayan ang ating repair. Kailangan natin siyang tapusin. So, salpo ko lang yung power. Okay, start natin. Power on. Umiikot na. Ang ating pa palang ano, nakalimutan natin. So, salpak muna natin, nakalimutan. So, okay lang yan. Hindi naman kailangan, hindi naman makukuryente o maano, makaka-apekto. At sinalpak natin dito na naka-power. Masalpak lang natin ito, kanyang keyboard. Wala tayong nakikitang display. Anong reason? Bakit siya walang display? So, tama naman yung kabit natin. Ito. So, wala siyang display. So, ang gagawin natin, bubunutin ang power. So, check natin. Bunutin mo natin power ng hard disk. Ayan, konting linis na kanyang memory. Siyempre, burat dapat ang power para hindi masira o masunod. Tapos, balik natin. Huwag munang isasalpak ang power ng hard disk. Then, saksak ang power din. Pindutin ang power. Ayan. Pwede nyo rin makita, iilaw yan dito kapag nag-display. Meron na siyang display. Tapos dito, iilaw din yan. Ayan guys.
Nakita niyo ba? Ilaw yan yan. Kasi nakasalpak naman yan. Nakasalpak pa. Hindi pala nakasalpak. Sorry guys. So, pag sinalpak nyo naman, matik yung ilaw din yan. So, ayan. May display siya. Ayan yung sasabi ko, may ilaw siya. Kapag may display ang ating motherboard, iilaw yan. Yan, hindi siya nakahang. Mamamatay buhay siya. Kapag may display. Ayan, pag wala yan, siya namlock. So, may problema sa motherboard. So, ngayon may display siya. Saksa ko lang yung kanyang hard disk. Noting kayong power. Then, salpak natin yung kanyang hard disk. Power ng hard disk. Okay, salpak na. Saksa ko lang. Okay. Kailangan mag-boot siya. Power on. Okay. Ayan, iilaw yan siya. Yung sinasabi ko. Ayun, namilock siya. So, okay siya. Ayan. So, ang problema nito, hindi nagbo-boot ang kanyang hard disk. Not SATA, not detected. So, alamin natin kung papasok siya. Alamin natin kung marerepair ba natin. Kailangan masolusyon na natin yung issue. Bali, ito pong ating repair ay bayad na po. Binayaran na tayo, kaya ito po ay hindi fake na pagre-repair. Binayaran po tayo via GCash sa repair natin dito. Kaya magawa at hindi, paid na po ay. Binayaran na tayo ng ating suki, ng ating customer. Bali, may ginawa rin ako kanina yung isang gaming desktop. So, okay na siya. Na-repair na. So, check natin kung na-detect yung hard disk. So, not detected. So, check natin. Baka sira yung hard disk na yun. Kasi ito, natetesting ko na rin ito dito. Kanina, nung nandito yung ating customer, not detected din. So, ngayon, salpak natin. Okay? Salpak natin sa kanya. Patayin ko muna ito. Ang power. Hindi pa tayo dito. Power. Testing. Power. Power on. Sana mag-boot. Para success. Ayan. So, detected siya. So, ayusin natin yung magsaksak doon sa kabila dito. Kapag hindi gumana, sira yung kanyang hard disk. Kaya ayusin lang natin yung saksak. So, nag-boot siya. Okay? So, na. Ayusin natin yung saksak dito sa hard disk niya. Baka hindi lang maayos ang saksak. Okay, saksak natin ang maayos. Okay. Ayan, na-check. Nasaksak na ba ng maayos? Subok pa, isa pa. Okay, power on na natin. Sana gumana. Excuse me. Maandar ba? Tingnan natin. Papasok. Pumasok. Sira yung hard disk. So kanina, tinesting ko siya nung nagiging may-ari. Hindi ito matitik eh. So ngayon, nag-detect naman na siya. Tapos napansin ko rin, overheated yung kanyang processor kasi wala nang thermal paste. Masok na. Yun. Oh, na-detected. Yun lang.
check natin ang settings. Hindi naman na bago. Okay, boot. So, wala. Detected. So, sira yung hard disk. Yan. So, sira yung hard disk niya. So, dito tayo. Dito. Try natin to. Okay. Okay, power. Pero maanda ang hard disk niya eh. Maanda ng hard disk niya pero hindi siya hindi siya nade-detect. Try kong formatin dito yung hard disk ko. Windows ano natin. Windows 10. Sa pa ako ng Windows 10. Okay. Power. Saksak mo na yung power. Okay. Power on. Hit natin ang delete. So, makikita natin yun kung detected. Ayun, detected po siya guys. Ari siya. 320 gig. So, first boot natin. Ito tayo sa boot device. Okay. Flash drive. Ito. Okay, flash drive. So, punta tayo ng hard disk priority. So, this USB device. Okay. Okay, F10 sa keyboard. Then enter. Yes, tapos hey, try na yun. Hit it, ano, F12. So, format ko lang siya yung hard disk ko. Ayan. Press any key. Yeah. So, formatting ko lang siya, guys. So, hindi ko na maisasama sa video kasi meron na tayo yung repair na to, how to reformat. So, pause ko lang muna yung video, then continue ko na lang. Ayan, patapos na tayo. Formatting. So, nasira talaga ay hard disk. So, na-check ko yung hard disk. Ano, i-check the hard disk. So, may problema siya. Nabasa. Tinanggal ko na yung tornilyo nito. Ito, mabasa itong dulo na ito. Tapos na, ito pa. Ito. Ayan, basa siya. Then, back and forth. Yung mga line niya tumikal na, lumambot na siya. Siguro putol na yung lines. So ang customer natin nag-decide na lang na may hard disk pa rin daw siya doon, kaya papalitan na lang daw. Hindi naman siguro mahalaga yung files nito. Yun ang sabi niya. Okay. So yan na, okay na natin i-reformat. Matapos na siya. Ayan, so tapos na yung ating ni-reformat. Ayan na siya. So, working, gumagana yung aking hard disk drive na pang testing. Okay, Windows 10. So, ayan. Ating nare-refer. Okay na po siya. Sira yung hard disk. Then, ang processor, overheated processor. Kasi madami. Nag-overheat din yun sa kanyang PCH na yan. Ayan. So, okay na siya. Na-repair na natin siya. Malagyan ko na ng thermal paste. Then, na-reformat ko yung hard disk ko. Detected naman na siya. So, okay na siya. Ayan. Hanggang dito na lang ang ating pagre-repair. So, salamat sa inyong pananood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Bye-bye. So, may karga akong bata eh.